Umpisa na natin, no? So, pakilala uli ako. My name is Ian Sidokis po. Siguro, konting ano lang background para makilala nyo rin ako. Lalo na dun sa mga bago. Okay, so, ngayon question, bakit ba ako na-engage sa network marketing? Before po, ano po ako, employee or nasa employment po ako. Pero 3 years ko lang pong kinarir yung employment. Okay? First work ko po, nasa ano po ako? Dati po akong chef. Okay, dati po akong chef. Nagluluto po ako ng mga Chinese cuisine. Okay? Kung familiar po kayo sa Oi Hong Kong Fried Noodles, yan po yung niluluto ko before. So, dati pong ano, joke lang, food cart. Okay? Pero hindi po talaga chef. Ano, bantay lang ako sa food cart. Nagbebenta po ng fried noodles. Okay, so yan po yung una kong trabaho. And then, next work ko naman, nag-work naman po ako sa Petron Oil Depot. Kami po yung supplier ng mga lube oil or ng bote po ng mga lube oils. Yan, yung mga tuti, familiar po kayo doon. So ako po yung nag-check noon kung may butas yung mga bote. And then, pag may butas, papalitan ko or tatransfer ko yung oil doon sa panibagong lalagyan. Okay, and then after that, nag-work naman po ako sa Speedo Garments. If familiar po kayo doon sa swimwear na branded. Okay? Yung isang ano lang, isang underwear lang eh, mga 3,000 pesos ang isa. Or swimwear, sorry. Okay? Yung mga trunks, mga bikini, mga one piece, yan mga tinatawag po na yan. Even yung mga pang-diving suits, yan, meron po sila noon. O yan, work po dyan as warehouse staff. And then lastly po, sa call center naman pero non-voice call center. Kami naman po yung support. Kami po yung nagbibigay ng list ng mga prospect or list ng mga clients na i-qualify nila doon sa calls po nila. So yan po yung naging trabaho ko. Ngayon ang question, bakit ako na-in-love dito sa ganitong klaseng business? So isa-isain ko po, my personal reason bakit na-engage ako sa networking. Okay, unang-una po, naintindihan ko po na sobrang ganda po ng business na to. Doon po sa mga first time pa lang na nag-try dito po sa networking, good job kasi nasa tamang ano po kayo. Nasa tamang landas po kayo, okay? And then, ang kagandahan pa niyan, maganda pa po yung company po natin. Pero, i-focus muna natin doon sa network marketing. Ano po yung maganda po sa networking? Okay. Una po, sa lahat po ng negosyo, ito po yung may merong pinaka low cost capital or pinaka mababang puhunan. Tama po? Naniniwala ba kayo doon na ito po yung may pinaka mababang puhunan na negosyo? Yes po. Yes po. Okay. Ito lang po yung nakita ko na ito lang po yung nakita kong business na sobrang baba ng capital pero sobrang taas ng return or sobrang taas ng pwede mong kitain. Imagine mo, 4,000 pesos. Okay? Starting ng 4,000 pesos, pwede kang kumita ng 21,000 pesos per day. Saan ka makakakita ng ganong klaseng negosyo? Tama? So, wala pong ibang business na pwede siyong ipalit po dito. Okay, ano pa yung isa sa mga nagustuhan ko? Legit business po ang network marketing. Although, may mga networking pa rin na tinatawag po na scam. So, kailangan po maging wise din tayo or knowledgeable sa mga network marketing na papasukin natin. Okay, bigyan ko na rin kayo ng idea. Paano ba malalaman kung scam yung papasukin mo? Or sa in other words, okay, meron din kayong naririnig na pyramiding ba? Tama? So, para po, FYI po, pyramiding and networking, magkaiba po yun, ha? Okay. Pyramiding is illegal. That's the illegal form of network marketing. While the network marketing na legit is, ito po yung talagang tawag dun sa system na to. Most especially, if totoo or legit yung company pinasukan nyo. Ngayon, ang question, paano malalaman kung pyramiding yung company na sinalihan mo? Okay, unang-una, naglabas ka ng kapital pero wala kang natanggap na produkto. Yan po yung isa sa mga ano niyan. Sa mga tawag dito.
pera na nilabas mo. And then, itong mga pyramiding po, ito rin po yung mahilig mag-promise ng pagkalabas mo. Pagka-invest mo ng pera sa kanila, o every day, yung iba every week, mag-expect ka na ito po yung kikitain mo kahit wala kang ginagawa. Yan, kikita na walang ginagawa, real quick money scheme. Or, iha-hype nila kayo dun sa kitaan na hindi, lalo na ito po yung lagi nilang tagline, no? No recruiting, no selling. Sabahan ka na po pag ganyan po yung mga tagline nila kasi wala pong gano'n na network marketing. Okay, dapat po ang network marketing, meron kang binibentang produkto. Dapat po yung produkto gumagana. Or yung services mo, dapat yun po yung minamarket mo. Okay, hindi ka nag-join dahil meron kang kikitain na passive na kahit wala kang gawin, eh, kikita ka. So beware sa mga ganong ano, sa mga ganong schemes kasi yan po kadalasan yung mga nambibiktima. So dapat po wise po tayo, pagsasali po tayo sa network marketing. Okay? Na ano rin ako niyan nung nag-i-start po ako, na Enganyo rin ako niyan, which is malaking pera din po yung na nasunog ko diyan sa ganyang klaseng scheme. Imagine mo ba naman, eh, promising ka, mag-promise sila ng katakot-takot na promise. At that time po, I'm only ano, teenager lang po ako nung una kong narinig ang network marketing. Pero syempre, natututo naman tayo dyan. And then, ang pinaka maano po, pag i-work on mo kasi siya, pati yung mukha mo, sira. Tama po ba? Tama po. Yung company po, pwede nyo yung palitan ng palitan, pero yung mukha mo, hindi mo mapapalitan yan. Tama. Tama ba? Tama. Tama. What I mean, pag nakilala ka na ng scam, mapapalitan mo pa ba yung mukha mo? Hindi na. So, nasira na yung credibility mo. Tama po? So, kung mag-network po kayo, make sure lagi nyong i-consider, legit ba yung company pinasunggo. At ang good news niyan, syempre, kung nandito ka kay Load Mana, 100% po, legal po, at legit si Load Mana. Okay, so, maswerte kayo. Kaya, tap your back and say, good job! Yan. So, yan. Diyan pa lang po. Introduction pa lang, no? Marami na po tayong natututunan. Okay, now. Ano pang other reason ko bakit nagustuhan ko sa network marketing? Okay, ito lang po yung negosyo, or ito lang po sabihin natin yung career na hindi na po kailangan ng matinding background. Hindi na kailangan na nakatapos ka dito. Hindi na i-check kung anong status mo, kung mayaman ka ba para lang makapasok dito. No, wala pong ganon. Or pair po lahat. Or pantay-pantay. Wala po ditong ano. Tawag dito, kailangan mo pa ng diploma. Or what I mean, kailangan lang po dito may pangarap ka at pangpiliin. Tama po. So, yun lang po yung requirements para makapasok sa isang network marketing company. At syempre, pag tama na po yung networking na pinasukan mo, Yan na yung karirin mo. Yan na dapat yung isabihin mo sa sarili mo na magbibigay sa iyo ng limpak-limpak na salapi or income. Okay? So, yan po. And then, other reason pa po, bakit nagustuhan ko si network marketing? Ito lang po yung negosyo na pwedeng maging mag-business partner ang mahirap at mayaman. Naniniwala ba kayo doon? Yes, coach. Naniniwala po ba kayo doon? Yes. Napakasarap. Kasi bakit? Even ikaw, kahit high school graduate ka, kahit di ka nga nakatapos eh, pag naintindihan po ng mga mayayaman yung business na ino-offer mo, naniniwala sila sa'yo, or na what I mean eh, binibigay nila yung trust nila sa'yo. Yun yung po, yung isa sa mga yes, sa business na to. And compare mo sa ibang company, most especially sa mga franchising na company, okay? Kahit mayaman ka, pag hindi pasado, pag sini-ay ka niyan, hindi pasado, kahit may pera ka na, hindi ka pa rin nila pag-i-invest doon sa business nila. For example, yan, like McDonald's, Jollibee, yan po sa mga ganyang company, kahit ba sa kapag-invest, no, i-stay ka pa niyan, kung qualified ka. So, dito po kay network marketing, kahit hindi ka na-post, di ba? Or what I mean eh, wala kang ano, wala educational background, pwedeng-pwede pong mag-start sa ganitong negosyo. And then ano pa yung nagustuhan ko po dito sa ganitong negosyo? Kung ikaw compare mo siya sa trabaho. Sa trabaho po, ano po ang pinakamatinding requirements? Di ba kailangan tapos ka,
college degree ka, college holder ka, degree holder ka para ka makapasok. Okay, sabihin na natin po na ikaw na yung pinakamagaling na estudyante sa isang pinakamagandang eskwelahan. Okay, lahat, pasado ka, honor ka, or whatsoever. Bumagsak ka lang doon sa pinakadulo. Ano yung pinakadulo? May nakalagay po doon with pleasing personality. Okay, ikaw na yung pinakamatalinong estudyante, pero yung ilong mo man baligtad. Sa tingin mo, tatanggapin ka doon? Diba? Hindi ka pa rin tatanggapin. Tama, unlike po dito, diba? Unlike po dito, diba? Lalo na dito sa load mana. Imagine nyo, no? Isang Alden Richard lang naman nagtitraining. Joke lang. Ibig ko lang sabihin, hindi po kailangan ng isang magandang lalaki. Kailangan lang may dating ka, pwede na. Joke lang. Okay, pinapatawa ko lang kayo. So dito po, walang requirements na gano'n. Walang nakalagay na pleasing personality. Pero ito lang po masasabi ko sa inyo. Pag may pleasing personality ka, plus points pa yan pag nag-enjoy ka. Tama? Kaya, dandahan ako. Pogiin nyo na yung sarili. Tra. Tama. Okay. Parang hindi ko lang yung tumatawa sana. Okay. So, balik tayo kay training. Parang nagustuhan ko ito kay network marketing. Imagine mo, ito lang po yung doon yung nakita ko may yung tuturuan ka paano patakbuhin yung business mo, paano ka maging successful. Tama. Most especially, di ba, ang daming coaches ngayon dito. Di ba, kumita na ng 7 digit, may 8 digit in earner na ngayon. Lalo na, di ba, yung pinaka Hall of Famer na yan. In span of 4 years, ba, 40 to 50 million po yung kinita niya. Si, ayan, shout po kay Upline Ronald Delioso. Okay, kung nanonood dyan, nanonood yes! Downline or ano ni Sir Nadio, shoutout po sa inyong lahat. Okay, promote ko na rin yung magtitrain bukas. Ito po yung huwag niyong palaksin. Ito, okay, hey bra. Pero, totoo 3 years na hataw nakabili na ng ano ng Ford Raptor, pogi na pogi pa, di ba? So isa po yan sa mga magte-train bukas, abangan niyo yan, wag na wag yan palalampasin. Pag pinalagpas niyo yan, kayo po ang nawalan. So shout out to Brother Babson. Okay? So yan, ano pa? Ano pa yung reason ko bakit ko nagustuhan si net bang makitang industry or ibang papasukan na pwede kang maging milyonaryo. Ito lang po yung sa lahat po ng paraan para maging mayaman ka, ito lang po yung pinakamadali. Or sa lahat ng mahirap na paraan para yumaman, ito lang po yung pinakamadali. Buitin ko ha. Sa lahat ng mahirap na paraan, ito lang yung pinakamadaling. Bakit? Hindi mo 4,000 pesos. 21,000 pesos per pwede mong kain. So, yes, sabot po, pag may time. 2013 yung huli kong layo na. Nasa goal na ako eh. Layo ah. joke lang. Joke lang. So, balik. Go na. Okay, so 2013. Pasensya na kayo ha. Pasensya na kayo. Medyo challenging yung signal natin. So, yun, 2013. Balik po tayo ulit. Time lapse. Okay, 2013. Doon ko po sineryoso yung network marketing. And then, syempre, doon sa pag start ko naman or sa pag seryoso ko sa network marketing, marami po akong natutunan. Mga hindi dapat ginagawa at dapat mong ginagawa sa network marketing. Yan. So, andyan dyan pa ba kayo? Yes, please. Okay, pwede po mag-react para malaman ko. Okay, sagot-sagot po pag may time para nalaman ko kung nasa loob pa ako or wala na pala. Okay? So, ayan. So, ano po yung mga kailangan po nating i-consider pag nandirito po tayo sa ganitong negosyo? Number one po na kailangan mo i-check is attitude. Pakisabi, attitude. Attitude. Yan. Bakit isa sa pinaka-importante ang attitude? Kasi bakit?
Fred, makikisalamuha po sa mga tao at iba't ibang klase ng ugali ang pakikisamahan mo. Tama ba? Tama. Sa ganitong business, kailangan likable ka. So yan, nandiyan pa ba kayo? Kaya niyo pa bang pagtsagaan? Yes, yung napakagandang signal natin. Yes, coach. San uli ako? Huling na tapos. Attitude po. Attitude. Okay, balik tayo sa attitude. Okay, balik tayo sa attitude. Isa po sa kailangan nating i-consider dito is yung attitude. Kailangan yung attitude mo dito. Meron kang good learning and listening attitude. Tama? Or tinatawag po natin GLLA. Tama? So, yan po yung kailangan natin. Or, in other words, kailangan po dito, pag si upline po may tinuturo sa inyo about sa business, ang bukod tanging maririnig lang dapat sa inyo is yes, upline. Pakisabi, yes, upline. Yes, upline. Yes, upline. Yes, upline. Yeah. Pag sinabi ni upline na talon sa bangin, anong sasabihin? Yes, upline. Hello? Yes, upline. Una ko po. Isinding tumalong ka. Ang sinabi, sumagot ka. Ayun. Di ba? Palang, sumablay na. May nagnaagad dito eh. Sinubukan lang eh. May nagnaagad. Okay, so kailangan. Siyempre, may tuturo lang naman sa inyo. It's about business. Or alam mo naman sa sarili mo kung tama or mali na yung tinuturo sa'yo. Pero as long as business yung tinuturo sa'yo, as long as it is moral, legal, ethical. Ano dapat maririnig sa'yo? Yes. Yes? Yes. Upline. Kasi bakit? Yes. Upline. Bakit? Wala na ibang ituro sa'yo yung upline mo kung di yung ikaka-asenso mo. Kasi pag umasenso ka, asensado rin si upline mo. Tama po ba? Tama. Diba? Negosyo niya yan eh. Or negosyo niya kayo. Tama. Pag tinuruan kayo ng mali rin yung magiging resulta niya. Tama? Tama. So, yan po. Po. Ngayon, syempre ang attitude po, meron ring sakit. May sakit din po yan. Okay? Yung sakit po niyan, yung tinatawag po na acne. Alam niyo po yung sakit na acne? Buni. Sino po nakakaalam ng sakit na acne? Buni daw. Skin. Skin. Skin problem daw. No? Hindi yun. Acne, ano po yan? Meron po yung... Alam ko na abbreviation. Yan. AKNY. Yan. Alam ko na yan. Diba? Alam ko na yan. Pag sinabi mo, kung alam mo na, ba't di ka pa rin mayaman? Alam mo na pala eh. Diba? So, syempre, minsan may, for example na lang ng acne, okay, napakinggan nyo na yung training ngayon. Tapos next week, aatin na naman kayo. Apply, narinig ko na yan eh. Ganyan, ganito eh. So, doon pa lang, magkakaroon ka na ng problema. Kasi, sa ganitong business po, kailangan balik mo lagi yung training. Kasi hindi porkit na pakinggan mo na siya, eh alam mo na lang, gan mo na lahat. Hindi po lahat yun, hindi po yung kabuuan nun, eh, naintindihan mo. Minsan kahit ulit, for example, sa kanta, hindi mo naman makukuha ang kanta sa isang pakingganan lang, tama po? Tama? Sa kanta, makakanta mo lang yung chorus niyan, okay? Ang study po niyan, at least 5 times mo siyang mapakinggan. Doon pa lang, yung chorus pa lang ang matatandaan mo. Di ba? Yung tawag dito, yung ibang parts ng mga... Buong lyrics. Refrain, ano pa? Yan, yung chorus, refrain, di ba? Yung line 1 ba? Tawag din, line 1 nga ba tawag doon? Ay, yung first part ng katawan or first stanza ng ano, ayan, medyo madali pero yung mga second stanza na after ng first chorus, hindi mo na masyado yung matandaan pa or ma-recall. Pero pag ulit-ulit mo yung mapakinggan, tama? So doon mo pa lang siya mamamaster. Or doon mo pa lang siya ma-memorize or matatandaan. So ganun din po sa ganitong thing. Kaya po itong NBO, isa po sa mga favorite ko kasi bakit? Dito po ako natututo or dito po ako, para sa akin po, ito po yung pinaka-favorite ko kasi parang ito yung ano eh, parang ito yung recipe na kailangan mo or part ng pagiging isang successful na network.
na networker. So attitude, isa po 'yan. Tandaan niyo po lagi, dapat dito good attitude ka. Dapat dito attitude mo pa lang dapat nagugustuhan na ng mga downline mo and then especially ng upline mo. So pag ganyan po yung attitude niyo, yung likeable 'yan. Mas maganda po 'yan. At syempre, lagi ring nag-yes upline. So isa po 'yan sa mga importante. Lalo na pag may tinuturo po si upline po sa atin. Okay? Next, kailangan ay consider bukod sa attitude, yung tinatawag po na belief. Pakisabi, belief. Belief. Or belief system, kung tawagin. Ano po? Belief. Yan. Ano po yung kailangan, belief saan? Ang tanong. Ang tanong dyan, belief saan? Una-una, syempre, believe ka ba sa company ng pinasukan mo? Yes. Sa company. Believe ba kayo kay Load Mana? Yes, ko. Yes. Totoo. Yes, eh bakit may naririnig ako? Hindi lang pumasok yung 10 piso mo. Ay! Alam, 80. Ano ba yan? Bilang may 80 piso lang yun, Lubad. My God. Hindi bubuyog yan. Salago bang eh? Okay, may salago bang? Pasensya na. Medyo nagkaroon lang ng konting commercial. Okay, nasa na ba ako? Nawala na. Belief! Okay, yan. Believe ba kayo kay company, kay Load Mana? Believe ba kayo kay Load Mana? Yes! Natural, kasi kung hindi ka believe, hindi ka magpipayin, tama? Yes! Kung hindi ka believe kay Load Mana, hindi ka magpipayin, wala ka sana dito, hindi ka sana umaattend ng training. Tama ba? Pero yung iba dyan, di ba yung bumasok yung 10 pisong load, galit na. May marirays ka pa dyan, ano ba yan? Ganyan to. 10 piso. Imagine mo, nagpapaka-stress ka sa halaga 10 piso, magkano lang naman income mo doon. Chill lang! Chill ka lang! Okay, meron tayong customer service. Ayan, si customer service ang mag-handle niyan. Huwag ka na magpaka-stress dyan. Tama? Kaya nga tayo binigyan ng customer service eh, para sila na yung mag-handle niyan eh. Pero syempre, kung kaya mo naman sagutin mo. Nang hindi ka nai-stress. Tama, magkano lang kita? Stress lang kita mo doon, nagpapaka-stress ka pa. Tama ba? So, chill lang po tayo. Now, other than the company, saan ka pa dapat nagbe-believe? Siyempre, sa business or products or services na ino-offer mo. Believe ba kayo sa loading ni Load Mana? Yes! Yes! Believe sa loading ni Load Mana dito. Yes. Imagine mo, opo, personally, ba't ako believe na believe sa loading ni Load Mana? Tayo lang po, yung merong offline Android apps na gumagana. Imagine nyo. Alam nyo, kaya kami nakakapagpapayin dito kahit na walang signal. Yan po yung mga binibida namin dito. Tama? Although medyo challenging yung signal po dito sa lugar na to, pero sinramdam nila kung gaano kami kabilip sa business namin. Napapa-join namin sila. Imagine mo, ganun katitindi po yung team bandit. Kaya nga para silang mga bandido rito kung magpa-pay-in, no? Biruin mo, walang signal, napapa-pay-in nila. Lupit. Kaya bagay na bagay sa kanila yung pangalang, team bandit. Okay? Bukod dyan, syempre, bukod dun sa services na ino-offer mo or pinopromote mo, saan ka pa dapat nagbe-believe? Believe ka ba sa compensation plan or marketing plan ni Load Mana? Yes! Kung believe dito sa marketing plan? Yes! Okay, yes, bibigyan ko lang kayo ng matinding belief sa comp plan. Tayo lang po ang merong pay-in na 4,000 pesos na may payout per day na 21,000 pesos. Wala pong ganyan na company na kaya magbigay niyo. Dito lang po yan kay Load Mana, kung alam nyo lang. Kahit i-compare nyo pa yan sa iba, lalaban natin yan, yung kita ko ni Load Mana. Imagine mo, 4,000 pesos, pwede kang kumita ng 21,000 pesos per day. Wala kang ibang company na makikitaan po ng ganyan. So, ganun po, katindi si Load Mana. Okay, ano ba yung lumabas na yon? Share screen. Share. Okay, and then syempre, imagine mo, 'di ba? Meron tayong 500 direct referral, meron din po tayong 700 na pairing tsaka yung pass-up bonus na 200 pesos. Imagine mo, diyan pa lang busog na
So, ka na, satisfied ka na sa mga ganyang klaseng gitaan. And then, saan ka pa next na mabibili? Hindi dyan pa ba kayo? Yes, coach! Yes, coach! Yes, coach! Okay, very good. Kung nandiyan dyan pa kayo, saan pa? Bukod sa marketing plan, believe ka ba sa upline mo? Yes! 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 Yes. Ano ka kabilib kay upline? Okay, gano'ng kabilib kaya upline? Paano di ka bibilib? Napa-join ka nga niya eh, di ba? Di ba? Kasi kung di ka niya napabilib, yung share screen po, pakipatay. May nag-share screen na. Sir Andrew. Yan, kung hindi ka po believe, kaya upline, edi sana hindi ka na nag-join. So, ibig sabihin, believe ka rin kay upline mo. Gusto niyo ba ng kwento para kaya upline? Para naman ma-appreciate nyo si upline nyo. Yes! Ibigyan ko kayo ng magandang kwento, upline. Okay. Okay, ito po. Magandang kwento to. May isa pong tao na bibili po ng ibon. Pumunta po siya sa pet store. Or sa Manila po, ang sikat na bilhin po ng ibon. Arangke. Libertad. Okay, so meron po siya. Nagdala po siya ng pera niya. So, naghanap po siya ng bibili niya. Okay, may nakita siya sa isang store. Store po ng isang incheck. Okay, nakita niya po yung isang magandang parrot. Okay, tinanong niya, "Sir, magkano tong parrot na to?" Bibilin ko to, sabi niya, sabi nung naghahanap or nung buyer nung ibon. Sabi nung seller, "That parrot is cost 100 pesos." Sabi in check eh. Sabi naman nung buyer, "Grabe naman yung parrot na yan, 100 daw. Bakit mahal?" Sabi, tinanong nung bumibili ng isa, sabi nung seller, marunong kasing mag-ladderize yan, kaya mahal. Imagine nyo, marunong mag-ladderize, saan ka nakakita nun? Diba? So, kulang yung budget ng buyer. Hanap uli siya dun, sabi niya. Nakita niya naman yung isang mina, talking mina. Sabi niya, ito siguro, hindi masyadong makulay. Mura-mura. Ito, how much this bird? Yan ang niya. Sabi naman ni seller, that's worth, 200,000 pesos. Mas dumoble. Diba? Kulay itim lang. Marunong lang magsalita. Dumoble yung presyo ng ibon. Bakit daw mas lalong nagmahal? Ang sabi naman ng seller, marunong, bukod sa marunong mag-ladderize yan, marunong yan mag-complan. Imagine nyo? Marunong na mag-ladderize, marunong pang mag-complan. Sabi, grabe naman yan. Power naman yung talking mina na yan. Kaya pala mahal. Marunong mag-ladderize, marunong pang mag-complan. And then, mayroon siyang nakita, sabi niya. Ito na, sabi niya, mukhang naka-jackpot na ako. May nakita siyang isang ibon nasa taas, pinakatuktok. Okay? Kalbo na yung ibon, pero yung ibon po agila. Pero, na siya, lasog-lasog. Dahil dun sa wala na siyang balaybon, nagmukha siyang buitre. Pero agila po siya. Okay? Pero pag nakita mo, halos stick na lang, pwede mo na siyang gawing undox. Okay, ganun yung itsura niya. So, sabi niya doon sa inche, "Sir, ito naman siguro, mura na to. Nasa taas, wala nang balibo, yan na lang kunin ko." Siguro, totohugin niya, gagawin niya ang undox. Okay, sabi ng ibon, sabi ng seller, no, that bird is priceless, sabi niya. Or walang presyo, 'di ba? Pag sinabing priceless, sobrang mahal. Kaya sinabing priceless. Sabi, bakit priceless? Sabi niya, sabi nung buyer, "Bakit naman priceless? Ang pangit-pangit na nga niyan. Wala namang mukha namang buitre 'yan, oh. Tapos priceless? Ano bang meron diyan sa ibon na 'yan?" Sabi. Sabi nung anong seller, "Yan kasi yung upline nung parrot tsaka talking mina. Kaya hindi po 'yan pwedeng ibenta." Anong moral story nung ano yung story nung na kwento? Story ng kwento no. Ang moral niya po, power.
is po kahit daw po kahit daw anong itsura ng upline mo, 'di ba? Kailangan 'yan, dapat 'yan priceless sa paningin mo. Yes! Eh bakit? Bakit? Imagine mo kung di dahil sa kanya, hindi mo nakilala si Lord Mana. Yes! Tapos kung umaman ka pa dito kay Lord Mana, kung di dahil sa kanya, hindi ka sana mayaman. Tama, kaya kahit ano ang upline niyo, kahit matigas pa ang mukha niyan. Ibig ko sabihin, walang perfectong upline, tama po ba? Pero yan po, ibinada sa inyo ni Lord. Kaya para makuha niyo yung pangarap niyo. So ang ibig ko sabihin lang po, kahit yung upline niyo hindi nakatapos, siguro para lang ano, para lang malapit sa kwento. Imagine niyo si Sir Ronald Bilioso. Yeah. 'Di ba? Second year high school. Yes. Cargador lang dati. 'Di ba? Pero kung di dahil sa kanya, yung mga mayayaman sa ilalim niya, hindi sana mayan. Kung hindi niya po inumpisa, no, hindi niya kinausap yung mga tao na yumaman sa ilalim niya. So para po siya po yung eagle. Pero ngayon talagang eagle na po siya kasi imanyo ba naman in span of 4 years nakabili lang ng 4-story na bahay sa San Pedro. Okay, doon po sa St. Joseph Langgam. Okay, dati po yung bahay po nila doon halos barong-barong lang, pero ngayon po because of law na siya po yung may pinakamahal na bahay doon sa buong lang subdivision po ng San Pedro. Kaya palakpak naman po natin yung upline natin na yan. Bila siyempre ang upline din. Ang mga nagdala rin sa inyo. Ang mga nagdala sa inyo dito sa loob na palakpakan nyo. Kung ano po, kung may chance po, yan, ihag nyo po yung mga upline nyo. Okay? I-kiss nyo. Mas maganda kung i-kiss nyo. Paramdam nyo, nalab nyo siya. Okay? Okay? Okay, parang tuwan-tuwa yung mga blind dito ah. Okay, so yun po, dapat po ganun po tayo kay upline. Always be grateful to your uplines. Okay? So may natutunan ba kayo? Let's go. Yes, marami. Iba makangiti si Jessa sa akin mamaya. Sabi ni Jessa mamaya upline. Okay. Okay, so yan, okay. Okay, yan. So ano pang next? Under belief, saan pa dapat ikaw bumibilib? Mag-believe, kung believe ka kay upline, dapat mas lalong believe ka kay downline. May downline na ba kayo? May downline ba kayo? Okay, yung mga bagong join, wala pa kasi. Okay, bakit yung magbibilib kay downline? Siya lang naman kasi yung magpapasok ng milyong-milyong salapi. Tabanga mo. Tama, dapat magbilib ka kay downline mo. Tama? Dahil syempre, kung wala kang downline, wala kang pera. Tama ba? Tama. Okay, dapat maging bilib ka kay downline mo. Maging bilib ka sa kakayanan ng downline mo. Kaya mo nga yan pina-join eh, 'di ba? Tapos sasabihin mo lang, tingnan mo yan si downline. Tingnan mo yung downline ko, parang tanga mag-present. No, mariringgan ka ng ganyan. Alam mo kasi nang mas syunga? Ikaw, kasi alam mo na syunga, ni-recruit mo pa. Di mas syunga ka? Tama ba? So, believe in your downline. Okay? So, dapat mataas din yung believe. At syempre, magre-reflect sa'yo yan kung ano rin si downline mo. Kasi bakit? Ikaw nagtuturo dyan eh. Tama ba? Syempre, kung hindi yan natuto, ibig sabihin, hindi mo tinuruan. Ganun lang po yan. Remember, this business po, ang negosyo po natin is teaching business. Kailangan marunong kang magturo. Problema, anong ituturo mo kung wala kang ituturo? Kaya nga tayong may training. Okay? Kasi tuturuan ka para magturo. O kung ano yung tinuturo nyo, ituturo nyo rin yan sa mga downline nyo. Okay? So, sino pa? Kanino ka pa dapat nagbe-believe? Bukod kay upline, downline, dapat kay crossline mag-believe rin. Sino ba, ano ba yung crossline? Para po doon sa mga nakararami or doon po sa hindi pa maintindihan kung ano yung crossline. Yung upline mo, yan yung nakarecruit sa'yo. Okay? Yung downline mo, yan yung narecruit mo. Ngayon, ang question, sino yung si crossline? Diba meron tayong dalawang legs, A and B? Okay, yung nakalagay sa A at yung nakalagay sa B, ang tawag doon,
mag-cross line. Hindi sila magka-grupo, hindi sila magka-linya. Okay, pero kung yung cross line nyo, tinulungan kayo para masenso, palakpakan nyo naman or pasalamatan nyo. Ito cross line nyo, pero ito nagpe-present. Walang kinikita sa inyo. Walang kinikita sa inyo, maski isang kusing. Kaya kung meron kayong ililibre, ilibre nyo rin yung cross line nyo, ha? Okay, kaya yan, paramdam-paramdam din sa mga cross line. Okay? So yan, kaya mahalin nyo rin yung mga cross line nyo. Kasi dito pa sa ganitong negosyo, ang upline nyo yung parents nyo, anak nyo yung downline nyo, kapatid nyo yung crossline nyo. So, ayan, para kayong mga magkakapatid. Okay? May natutunan ba? Yes. Yes. May natutunan? Yes. Walang sabasagota, yes. Parang wala. Yes. Marami! Yes. Okay. Okay, believe ka na kay company, believe ka na kay business mo, kay Complan, believe ka na. Kay upline, downline, crossline, believe ka na. Okay, sino yung last na bibiliban mo? Believe ka ba sa sarili mo? Yes, coach! Okay, sabihin mo, ganda ng company ko. Load man up, power! Ganyan-ganyan ka pa, no? Grabe yung loading namin, no? Sobrang ganda ng loading namin. Sa sobrang ganda, kahit walang signal, may pay-in kami. Yon! Grabe power. Ka, grabe, power. Grabe din yung kitaan, grabe. Nakatingin kami ng 700, 500, oh, isang upuan lang. Okay? Yung upline ko, grabe, poging-pogi. Yung downline ko naman, yeah, yung downline ko, meron pang ano dito, Blackpink na downline, bagong pay-in lang. Diba? Grabe ka, believe, yung crossline namin, sobrang galing din. Kasi kung di dahil sa crossline namin, wala kaming pay-in. Siya yung nagpe-present ba naman eh, diba? Araw, gabi. Siya yung nagpe-present. Eh, ikaw, kamusta ka na? Yun lang. Yun lang, hindi ko na nga alam eh. Di ba? Kandaleche-leche ka naman sa sarili. Teka lang, parang nawala sila. Diyan pa ba kayo? Yes! 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 Yun, yun! Diyan pa, react-react. React-react din pag may time. Yan. Kala ko, nawala na kayo eh. No, pagdating sa sarili mo, para kang biglang nagduda. Hindi ka nagalingan sa sarili mo. Hindi mo alam sa ganitong negosyo, mawala na lahat ng believe sa'yo. Pero yung bilhin mo sa sarili mo, kailangan hindi mawawala yan. Kasi pag nawala pa yan, sino na magbe-bilib sa'yo kung ikaw mismo hindi ka bilib sa sarili mo? Tama? Tama. So kailangan ikaw din dapat mataas ang bilib mo sa sarili mo. Dapat maniwala ka sa sarili mo, nayayaman ka dito kay Load Mana. Okay, kaya tapik-tapikin mo yung sarili mo. Sabi mo, yaman tayo dito. Okay, yan, tapik-tapik. Okay. So now, yan. After bukod sa attitude and belief, saan pa dapat, ano pa yung isa sa mga kailangan nating i-consider para maging asensado tayo or para yumaman tayo dito sa ganitong negosyo? The next one is the commitment. Pakisabi, commitment. Commitment. Sa ganitong negosyo, kailangan ng commitment. Sobra, napaka-importante po ng commitment dito kasi pag di ka nag-commit dito, hindi ka rin kikita. Tama ba? For example, sa pag-attend pa lang ng training, di ba? Pag-attend pa lang ng training, hindi ka na makapag-commit. O, ano nung kaya mangyayari sa'yo kung hindi ka makapag-commit? Okay, shoutout po dyan sa nag-ano, comment from Zamboanga City. Okay? Yan. So, importante rin po yung commitment. Isa po yan sa mga maalaga. Okay, may 3 levels of commitment. Check po natin kung malalim yung commitment nila. Level 1, ito po yung mga taong, kunyari, in-invite ka na upline mo, oh, may training tayo mamaya, atin ka. Ang sagot mo, ganito, I'll try. Upline, I'll try. Subukan ko, namatin ako. Tingin nyo, malalim yung commitment nun sa negosyo niya? Hindi. Hindi, walang ka kung may commitment yun. Kaya malabo rin yung mama nyo, pag ganun yung sagutan, alanganin. Okay, kasi ang training po, sa team ko po, pag sinabing training, drop everything. Tama? Kasi bakit? Dito po sa ganitong negosyo, lamang ang may alam. So pag wala kang alam, hindi ka na lamang. Tama? So kailangan attend po tayo ng training. Most especially itong NDO. Ito pong NDO, kahit nasabihin natin may experience na ako, yan, isa pa rin po ito sa mga favorite kong atinan kasi nakakapag-refresh po ito sa atin. So, level 2 of commitment, ito naman yung sasabihin po nila.
Sige, upline. I will do my best. Yan. Tingin nyo, malalim na commitment na yun. Upline, subukan ko sabot ng aking makakaya. Tingin nyo, malalim na yun. Sa iba, malalim na yun. Kasi bakit? Bibigay na nga yung best niya eh. Pero di ba merong kanta na, merong kanta na ano eh. Sino ba yung pwedeng kumanta niyan? Sabi, I did my best, but my best wasn't good but enough. Paano nga naman kung yung best mo hindi pala sapat para yumaman ka sa ganitong negosyo? Diba? So, ibig sabihin, eto, dumaan din po ako sa ganitong klaseng ano. Sabi ko, akala ko ginawa ko na lahat. Akala ko, alam ko na lahat. Yung palahat pala ng alam ko, mali. Lahat pala na nagawa ko, mali. Okay? Kaya hindi pala ako ganun umasenso. So, akala mo lang sa sarili mo, nagawa mo na lahat. Pero lahat pala ng ginawa mo, mali. Kaya ganyan yung naging resulta mo. Hindi ka naging successful sa business mo. So, dito po kailangan, ikaw yung number three. Ano yung number three? Yung I will do it whatever it takes. Yung mangyari na lahat, basta gagawin ko to. Dito lang ako yayaman. Okay? Kumbaga, sinabi mo na sa sarili mo na eto na yung sagot doon sa mga pangarap mo sa buhay. Eto na yung magbibigay sa'yo. So, dapat yun po yung mindset po natin or yung level of commitment natin dito sa ganitong negosyo. Okay? And then, after commitment, anong next po? Hindi natawag na discourage. Pakisabi, discourage. Discourage. Okay, sa ganitong negosyo, pinakamataas po na discourage po. Isa po ang network marketing sa pinakamataas na discourage, na merong discouragement. Okay? Pero may ituturo ako sa inyong tip para hindi kayo ma-discourage or hindi kayo ma-reject. Gusto niyo ba yun? Yes. Sana hindi kayo ma-discourage. Okay, actually, ito po, inattendan ko po to, ang binayaran ko pa before, worth 5,000 pesos. Pero ituturo ko lang sa inyo ng libre. Okay, sino po yung ayaw ma-discourage? Taas ang kamay. Sino po yung ayaw ma-discourage? Yes. Lahat ba ayaw? Gusto nyo bang malaman yung tip para hindi kayo ma-discourage? Yes. Yes. Parang ayaw, hindi ko na nga ayaw. Ayaw ko na nga sabihin. Ito ato, hindi ko alam gusto. Ulitin ko, libre po to. Natutunan ko to sa halagang 5,000 pesos. Pero ituturo ko lang sa inyo ng libre. Okay? Ready na ba kayo? Okay. Ayan ang magandang tip na ibibigay ko. Huwag na kayong mag-load mana. Tigil ang discouragement sa buhay mo. Hindi ka na madi-discourage. Bigla kayo nagtawanan. Anong ibig ko sabihin? Wala pong paraan para mawala yung discouragement. Kasi kahit wala kayo sa load mana, marami pa rin discouragement sa labas. Tama? Tama po. Ang tanging sekreto lang sa discouragement, i-embrace nyo. Yung discouragement, kailangan gawin yung vitamin yan. Kailangan gawin yung vitamins. The more discouraged na yung sabihin sa inyo ng mga nasa paligid nyo, dapat lalo kayong manggigil. Yan po ang tanging paraan para umasin po tayo dito. Kasi yan po yung test sa'yo ni Lord. Kung bagay ba sa yung yumaman. Eh, kaso na-discourage ka eh. Ang sasabihin sa'yo ni Lord, weak. Yeah. Weak ka? Mahina. Diba? Pina-experience lang kita ng discouragement. Bumigay ka na. Ano ba sabi? Diba? Sorry, wala kang milyones na matatanggap. Diba? Diba, nag-reject lang sa'yo, yung family mo. Sabi, ano ba yung pinasok mo? Baliw ka na. Kain mo yan. Diba, kasi ang ano mo, ang lagi mo sinasabi, payaman, power, ganyan ka ng ganyan sa bahay mo. Kahit mag-isa ka lang, eh talagang sasabihan ka nga ng baliw ng tatay nanay mo. Pero mo, mag-isa ka, power ka ng power. Kasi bakit? Nakaharap ka sa cellphone mo, umaatin ka kay Alden Richards eh. Kala nila, mag-isa ka lang. Teka lang, nandiyan pa ba kayo? Wala nang sumasagot ah. Wala na nagre-react ka. React kayo dyan. So, yan po. Discouragement, kailangan po, ine-embrace po natin yan. Kasi dapat po, hindi po yan kalaban. Kakampi dapat natin yan. Tama? Yes po. Huh? Palugin.
Okay, sige. Sige, okay lang. Yan po. Ano ba? Malalaman na 8 minutes na lang. Okay lang. Maya-maya connect tayo. So, yan po. Yan, discouragement. Next po sa discouragement, yung tinatawag po natin na excitement. Isa rin sa mga kailangan or importante sa atin is excitement. Okay? Sa ganitong negosyo, dapat laging excited ka. Kasi excitement means sing, tsaka good vibes. Tama? Diba pag may nakita kang tao excited, parang ang good vibes niyang tignan. At ang excitement po, malakas po yan makahawa. Tandaan niyo po yan. Mas lalo kang makakakuha ng bago mong member pag excited ka. Lalo na pag kinukuha. Ito po, gawin niyo po. Pag ito kasi siya ng load manas mo. Try mong with the level of excitement. Ewan ko kung di ka makapagpa-pay in. Isa po yan sa mga technique or secret. Pagkapagpa-pay in din. Isa po yan sa mga tantin na kailangan. Meron ka. Yung pagiging excited. Okay? Or may excitement sa pay. Okay, at next po. Bukod sa excitement. Ano po? Hello? Baka wala na ata. Hello? Hello po. Malinaw pa? Malinaw? Hello? Yes! Malinaw pa po ko. Yan, ask po natin. Okay, and then, another, next po sa inyo, yung binatawag na... Focus! Okay? Kailangan po sa ganitong business, okay? Nakafocus ka lang. Pakisa-focus. Siyempre, kung nasa networking ka na, nasa load mana ka na, dapat isang networking company lang yung tinatawag mo marami. Hindi po tutulad ng traditional business na dagdag ka lang ng dagdag. Sa networking, hindi applicable yun. Diba? Kasi wala, mahirap po eh. Kasi bakit? Ayaw ng loading, meron kang i-offer, pampaputi. Oh, ayaw mo loading, baka dito ka pwede, pampaputi. Pumuti ka na, sige na. So, hindi po tama yon, hindi po magandang gawin yon. Okay, nasa magandang company ka na, nasa magandang negosyo ka na, focus ka na dito. Ito lang po yung business na 100% cater mo yung market. Tama ba? 100% ng market kailangan ng negosyong pinasok mo. Ito lang po yung business na ikaw yung hinahanap ng tao. Tama po ba? May nakita ka na ba naglalako ng load sa labas? Tumisigaw, load kayo dyan? Load kayo dyan. Wala kang makikitang ganun. Maglagay ka ng tarpaulin mo sa labas, tao na mismo yung lalapit sa'yo para magpa-load. Yan po ang mga na-experience po ng iba. So, kaya maswerte kayo, nandito kayo sa company na kayo mahirapan pa maghanap ng market. Tama? Dito lang nga, walang signal eh. Tama. Nakakatawa lang dito sa lugar na to. Walang signal, pero araw-araw may pay-in dito. Grabe. So, ganun po katindi yung business na meron po tayo. Okay po. And then, next po sa focus is the goal. Okay. Dapat po, sa ganitong business, meron kang goal pag tatrabahuhin mo. Dapat may goal ka sa business. Kasi pag wala kang goal, ano yung tatrabahuhin mo? Walang destination or walang destination yung hinahataw mo. Make sure dapat meron ka ditong tinatarget. Okay? And then meron po tayong tinatawag na SMART goal. Okay, SMART means, letter S means specific. Kailangan daw specific yung goal mo. Kailangan, letter M, measurable. Letter A, attainable.
Letter R is realistic, and then letter T means time-bounded. Kailangan merong marunong kang mag-smart goal, kasi kung wala kang goal, anong magiging direction mo? Kumbaga, wala kang patutunguhan. Dapat mayroon kang siniset na target. Etong target na to, ito po dapat yung magpupush through sa'yo kaya mo ginagawa si business. Okay? So, importante rin po yung goal. Ngayon, kung wala kang goal, tumatagal po yung panahon, hindi ka po nagkakaroon ng result sa business na to. Okay, at pag hindi ka nagkaroon ng result sa business na to, dyan na po mag-i-start na magdududa ka. O sabihin mo, parang hindi ata ako para kay Lord Mana. Kasi hataw ka lang ng hataw, ayan na, kumikita ka nga, pero hindi ka satisfied sa kita mo. Tama, kasi bakit? Wala kang goal. Ngayon, madede-focus ka ngayon, yung focus mo mawawala po yan. Hahanap ka ng ibang sideline or opportunity. Okay, and then yung excitement mo dito kay Lord Mana, mawawala na din. Hindi dyan pa ba kayo? Hello? Yes, po. Dito po. Dito po. Yes po. Preak-preak po. Makapit pa. Okay, now. Okay, now. So, pag na-defocus ka po, mawawala na po yung excitement kay Lord Mana. At pag nawala na po yung excitement mo kay Lord Mana, pag mababa na po yung excitement mo, mataas na po yung discouragement mo. So, mabilis ka nang ma-discourage kay Lord Mana. Kasi wala nang pinatunguhang maganda yung inumpisahan mo. Tama po. And then, syempre, pag na-discourage ka na, yung commitment mo kay Lord Mana, mawawala na rin. At syempre, yung belief mo kay Lord Mana, mawawala na rin. At yung attitude mo, medyo sasablay na rin yan. Kasi bakit? Hindi na maganda yung nangyari sa'yo kay Lord Mana. Or mawawala na ng saysay yung inumpisahan mo. So, isa po dyan from attitude to goal, isa lang po dyan sumablay, affected na po lahat. Pero pag once na dumating po yan sa inyo, isa lang po yung babalikan yung tanong nyo sa sarili nyo. Ba't mo ba inumpisahan si Lord Mana? Ano yung una mong nakita rito? Tsaka lang uli, mabubuhayan. Babalik ka lang po uli sa doon sa positive na ano. Once na may problema ka doon from attitude to goal or hindi ka masaya din sa nagiging resulta mo, ayan. Tanungin mo yung sarili mo, ba't mo ba ginawa si Lord Mana? Tama? Or yung reason mo or yung deepest why mo, ba't ka nag-start ng Lord Mana? Kasi yun lang din po yung magpapa-back on track sa'yo para trabahuin mo uli si Lord Mana. Sa ganito pong training, hindi ka po basta-basta titigil or hindi ka po basta na lang mawawala kay Lord Mana. Or what I mean, ito lang po yung magre-remind sa'yo na dapat tuloy-tuloy lang po tayo sa ganitong negosyo. Kasi nandito na po lahat, given na po lahat. From your market, your business, training, nandito na. Ikaw na lang yung kulang. Tama? Or maging tama ka na muna. Minsan tayo, kaya wala pa tayong downline. Minsan kasi tayo, hindi pa tamang tao. So, kailangan po maging tamang tao po muna tayo para lumabas din po yung mga tamang tao na nakatadhana po sa atin or ibibigay sa atin ni Lord. Okay? So, tapos na po yung training natin. Hanggang dito na lang po. Buti, natapos pa rin natin. Kahit napaka-challenging ng signal po dito. I hope may natutunan kayo. May natutunan ba kayo? Yes, tap your back and say good job. Okay, so yan lang po. Tapos na yung training. Balik na po natin sa host.